Ave Maria Purissima. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating banal na pagdiriwa ngayong gabi ay inihahatid ng apostolado ni San Juan Florentino, ng Cheerful Giver Apostolate, at ng ating Lord Have Mercy Apostolate. Ating ialay sa ating mga panalangin ang lahat ng kahilingang hatid ng ating mga apostolado. Sa mga kapatid natin nasa banig ng karamdaman, mga nasa ospital, mga mayroong malulubhang pangangailangang biyaya, mga naglalakbay, mga manggagawa sa ibayong dagat, mga manlalayag, at lunas sa mga pangpamilyang suliranin gaya ng pagkakasundo, pagkakaisa, pagbabago, at kasiyahan ng buhay. Ngayon, ang ikatlong simbang gabi alay sa Pasko ng Pagsilang. Isama rin natin sa ating panalangin ang kalakasan ng ating mga misyonero, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, at ng Order of the Missionaries of John Florentine, mga misyonerong laiko ng Konsilyo, pastoral at samahan para sa katagumpayanan ng mga proyekto ng ating simbahan. Ang mabilis na pagsasaayos at pagtatayo ng ating Tierra de los Santos, lalong-lalo na ang daan sa Belen, ang Station of the Cross, ang Senior Noemi Grounds, at dambana ng Espiritu Santo dito sa EDSA at sa Bulacan. Gayon na rin ang ating EDSA Caloocan. Isama na rin natin sa ating panalangin ang misyon ng Mahal na Ingkong sa Mindoro, sa Samar, sa Cebu, sa Leyte, sa Bohol, sa Cagayan de Oro at sa Mindanao. Lalong-lalo na ang misyon sa Norte, sa mga dioceses ng Our Lady of Abandon, La Salette, Awa, Fatima at Saklolo. Magsitayo na po ang lahat at sa saliw ng ating koro, ating samahan ang ating Monsignor, Monsignor Juan Romulo Acevedo ng Order of the Missionaries of John Florentine. Diwaya mi masilayan, mi mamastana.
Isang banal at pinagpalang gabi sa ating lahat. Tayo ay natitipon sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mga Yahweh, at ang pakikipagkaisa sa Diyos, pakikipagkaisa ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na Inkong, ay sumainyong lahat. At sumainyong. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalala sa atin tayo unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos, dito'y kanyang pagpalain, at panatilihin tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritu at Papabanal na pinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasirwaan sa daigdig. Ito'y nag-aalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinihilingin mo rapating basbasan ang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwain mong bukal ng tubig ng buhay mo sa amin. At ingatan kami sa espiritu at katawan at kami malito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapatid, halina at pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanang nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat. Ako'y nangumpisa at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, at sa aking pinakamalaking sala. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ngayon ay sama-sama nating luwalhatiin ang ating Panginoon. Manalangin tayo. O Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong mga banal na salita, ay nalikha ang lahat. Nilobong hanguin ang iyong sanglilikha sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng iyong bugtong na anak. Ihanda mo, O Diyos, kami iyong bayan sa pagdating ng aming manunubos at tagapagligtas. Ang aming noymi na dala ay kagalakan, kapayapaan at ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Alang-alang sa dakilang pagsilang ng iyong anak na naghaharing kasama mo at ang Espiritong Banal, ang mahal na iyong pong magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magalang po natin pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at tinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasapilin mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagod
siya'y nakikinig upang nang tumulong sa lahat ng tao. Di ka pipiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kaniyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Magsitayo na po ang lahat at ate pong pangangala ng mabuting balita. Sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu Santo, pumasok siya sa templo at nandalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang lingkod ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagligtas, liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay ng karangalan sa iyong bayang Israel. Namamangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda na mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan,
ng isang balaraw. Mga magulang ko at mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Niluluwalhati ka namin na Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa homilya. Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. At sa pamagitan nawa ng mabuting balita, ay pawiin ng Panginoon na ang ating mga kasalanan. Amen. Isang banal at pinagpalang gabi ang ating bati sa bawat isa, mga kapatid. Good evening po sa inyong lahat. Pakibati nung katabi ng magandang gabi. At kung gugustuhin mo rin naman, pwede mo rin siyang batiin na mas maganda ka pa sa gabi. Parang may gusto mag-object. Parang sabi nila, mas gusto ko po mo yung mas maganda ako sa iyo sa gabi ito. Anyway, mga kapatid, ang atin din hong pagbati sa ating mga kapatid na nakikiisa at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang gamit po ang ating Facebook Live. Palakpakan natin ang ating Senyor Noemi. Mga kapatid, tayo ngayon ay nagkakatipon-tipon para sa ikatlong gabi ng ating Misa Novenario alay sa mahal na Senyor Noemi. And as the theme goes for tonight, Senyor Noemi, the fulfillment of all divine prophecies. Ang gabing ito ay itinakda ng Diyos upang mapagnilay-nilayan natin ang pagkakaloob at pagkakamit ng mga propesiya na naaayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tayo ho ay may mga nais din sa buhay na kumbaga we are really waiting for something. Ika nga lahat tayo mga kapatid sa araw-araw nating buhay, meron tayong mga hinihintay na mapasa atin. Meron tayong mga hinihintay na makamit. Or should I say, meron din tayong mga hinihintay na once it comes in our life, masasabi natin that we are ready to die. Parang ganon. Huh? Kung ikaw nga ay magbabrowse sa social media, marami kang makikita na tinatawag nating bucket list. Narinig nyo ba yung term na ganon? Bucket list. And most of these bucket list, mga kapatid, most of these are destinations. Sinasabi pa nga na, before you die, kailangan ka makarating dito. Before you die, kailangan ka magkaroon ng ganyan. Before you die, kinakailangan mapuntahan mo itong lugar na ito. Because these places are very beautiful for the eyes to see. And maraming nagsasabi na, dapat, bago man lang ako lumisan sa mundong ito, I should be visiting this place. At hindi lang yan, mga kapatid. Marami pa nga nagsasabi na bago ko mamatay, kailangan makaipon ako ng 10 milyon. Isip-isip ko, ano yung 10 milyon bago ko mamatay? Amen, no? Ano yung 10 milyon bago ko mamatay? Nasabihin pa nga, kailangan bago ko mamatay, kailangan ako magkaroon ng malaking-malaking bahay. Ano mo yung malaking bahay kung bago ko mamatay? Amen. Ang kailangan mo, 6 feet below the ground. Bago ka mamatay. Tama ba yun? Amen, mga kapatid. But come to think of it, mga kapatid, no? Kung pagninilayan natin, these are all being considered as worldly. Mga pangmundo. Mga bagay na masasabi nating maaari nating makuha sa lupa. But again, just like what everyone knows, ito ay mga bagay na hindi mo madadala sa kabila. And tonight, as we reflect on the gospel, on the third day of our novena, mga kapatid, si Simeon na isang matuwid na tao, si Simeon na nagpakabanal all throughout his life, isang bagay lang yung kanyang bucket list. Ang bagay na kanyang ninanais ay ang makita ang Diyos, makita ang tagapagligtas, bago man lang siya mamatay. And what made him hold on into this bucket list of his life? Ano dahilan niya bakit siya ay naniwala, nanampalataya, nagtiis, naghintay
na makamit itong bucket list na ito ng kanyang buhay. For the simple reason as it was prophesied to him. Ang pangako sa kanya ng Espiritu Santo, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang tagapagligtas. And mga magulang ko at mga kapatid, this is something that we should all ponder and think about. Di ba nauso yung commercial? Nauso yung commercial ni Sasha Padilla ba yun? Di ba nauso yung commercial ni Sasha Padilla na para kadino ka bumabangon? Tama ba si Sasha Padilla ba yun? Para kanino ka bumabangon? This is a question maaaring nanggaling sa isang palabas, nanggaling sa isang patalastas. Mutikan pa ako mabulong, sasabihin ko sana palatastas. No? Nanggaling sa isang patalastas. But if we will go ahead and apply that in our own lives, kung tatanungin mo si Simeon sa mga oras na ito, Simeon, para kanino ka bumabangon? Ang sasabihin sa atin ni Simeon, bumabangon ako sa araw-araw upang hintayin na makita ko ang tagapagligtas. Upang hintayin ko sa buhay ko ang aking Diyos at Panginoon. At mga magulang ko kapatid, this waiting, itong paghihintay na Simeon, this actually became his life. Ito na mismo yung kanyang naging buhay. Ito na mismo yung kanyang pang-araw-araw na ginagawa. Ito na mismo yung kanyang isinabuhay sa araw-araw niyang paggawa. And of course, not so much alone, kasama na dito yung kanyang asawa. And do you know who is his wife? It was Anna, also a very pious woman. Mga kapatid, sabi nga ho sa mga misteryo ng tuwa, do you still remember kung pang ilang misteryo ito ng tuwa? The presentation of the child Jesus in the temple? Sige nga, ayan. May sumenyas. Pang apat. Do you even know the reason why the baby Jesus was presented to the temple? Do we even know why? I will give you reasons. First, for the circumcision. Di ba naalala nyo po si Juan Bautista? Si Juan Bautista ay on the eighth day, he was circumcised. And this is also the reason why Mary and Joseph was able to present the Lord in the temple. At yung ikalawang dahilan, for Mary's cleansing. Because according to the Jewish law, and according to the Jewish tradition, ang isang baing nanganak ng lalaki is not clean for 40 days. That's why Mary needs to be cleansed spiritually. 40 days pag lalaki ang pinanganak, 80 days kapag babae ang pinanganak. Huh? That's why they need to present Jesus in the temple. At mga kapatid, yung mga dahilan na ito, kung tutuusin, di ba naniniwala nga tayo na si Maria ay walang bahid dungis kasalanan. But because of this couple, si Maria at Jose, they're just following the traditions. Hindi natin alam that because of these traditions, ay matutupad yung propesiya kay Simeon na siya ay hindi mamamatay nang hindi nakikita ang Panginoon. Amen? And if we're going to look at it, mga kapatid, itong eksena na ito, it has a very, very beautiful picture. Sipin nyo ganito. Si Maria at si Jose. They were in the temple as a couple. They have with them ang batang Jesus, si Noemi. At nung makita nung elderly couple, si Simeon at si Anna, tila baga, yung batang Jesus is making a way to unite all generations. Di ba sa loob ng bahay, kapag merong bagong panganak na sanggol, tuwang-tuwa ang pamilya? Amen? Excited sino? Hindi lang magulang excited. Hindi lang si mama at si papa. Excited kapag may bagong panganak na sanggol. Excited si tito. Amen? Excited si tita. Excited si ate. Excited si kuya. Excited pati si lolo at si lola. Amen? Minsan pa nga, dadalaw yung kapatid mo sa bahay mo. Hindi dahil sa'yo. Bagkus para sa anak mo.
At sabihin ng kapatid mo, hindi ako narito para sa'yo. Andito ako para sa pamangkin ko. Tapos tatakbo dun sa kwarto ng pamangkin. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Amen? Pero pag lumaki, pinapalo mo na. No? Paglaki ng pamangkin, pinapalo mo na. Bakit? Kasi makulit na. No? Lalaban na konti. No? Lalaban na, ganun. Pero the thought is just the same. The thought is the same. Kapag may bata sa loob ng bahay, masaya ang pamilya. Amen? Pag may bata sa loob ng bahay, nagkakabuklod-buklod ang pamilya, nagsasama-sama. At nagkakaroon sila ng isang diwa. Yung kanilang galak, yung kanilang saya, ay tila baga nagkakaroon ng sustansya. Amen? It's because of the child in the family. Lalo na kapag ang bata umiiyak. Pag ang bata umiiyak, yung sanggol na umiiyak, hindi ka naman nakaka... Diba? Ang nararamdaman mo, galak eh. Amen? Ang nararamdaman mo, saya. Pag yung bata umiiyak. Pero pag yung matanda umiiyak. Anong nararamdaman mo pag yung matanda umiiyak? Nako, nag-aalala ka na. Amen? Pag yung matanda yung umiiyak. Pero pag yung sanggol yung umiiyak, that is a sign of joy. That is a sign of happiness. And most importantly, pag yung bata umiiyak sa loob ng bahay, that is a sign of hope. Amen? Pag-asa. Pag-asa that this child will have so much life ahead of him. And if we're going to take a look at the picture, ganun po yung eksena nung si Simeon at si Ana ay nakipagkita doon sa dalawang, doon sa mag-asawa na si Jose at si Maria sa templo. It feels like everything is being considered. Parang pinagtatagpo ng batang Noemi, pinagtatagpo ng batang Jesus, ang lahat ng henerasyon. And He is uniting everyone. Amen? Mga kapatid, the devotion to the child Jesus, ang devotion sa mahal na Señor Noemi, let us all face this. Ang devotion sa Señor Noemi ay magbubuklod sa ating lahat. Lumang tinatakan, bagong tinatakan. Ang pangit naman ang term, lumang tinatakan. Parang na, bigla akong naano doon. Ang pangit naman ang term, lumang tinatakan. O sige, baguhin natin. Mga dati nang tinatakan. Mga dati nang tinatakan. Yung mga sinauna pa lang at maging mga ngayon pa lang. Who can bring with us all together? Batang Jesus, ang Señor Noemi na isinilang para sa tanan. Kaya nga po, ang panawagan ng simbahan, from the very first day, nung unang Misa Novenario, and I know this is going to be a calling for everyone up until we end this Misa Novenario. Sabi ng simbahan, magsama-sama tayong lahat sa tiyera upang ipagdiwang ang kapanganakan ng Señor Noemi alang-alang sa kaligtasan ng tanan na hatid ng batang si Jesus. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Mga magulang ko't kapatid, this is a call for everyone that for the child Jesus, alang-alang sa Señor Noemi, nawa ang bawat isa sa ating lahat, older generation, newer generation, middle generation, at kung ano-ano pang henerasyon ang alam nating lahat. May Gen Z, may Generation X, may millennials, may mga boomers, at kung ano-ano pa. Alang-alang sa batang Señor Noemi, bilang tinatakan ng mahal na ingkong, dapat we are all united for the Church of the Holy Spirit. Amen? Kaya nga sa atin mga kapatid, ni-reveal ng mahal na ingkong ang tunay na araw ng kapanganakan ng Diyos, ng Panginoon. It is for us to be together as always and everywhere. Amen? And mga magulang ko kapatid, this is like a fulfillment
of all the prophecies that we have. Kung si Simeon ay may propesiyang natupad noong araw na inihandog si Jesus sa templo, we are also, mga kapatid, we also have our own prophecies in life. Nabubulol pa ako. We also have our own prophecies in life that we all need to fulfill. Lahat tayo, mga kapatid, hindi pwedeng mamatay nang hindi natutupad ang propesiya ng ating buhay. Amen? Sabihin natin sa Diyos, hindi tayo pwedeng mamatay nang hindi pa tayo nagkakaroon ng tama at sapat na kaganapan sa ating buhay. Amen? Kaya nga yung tinatawag natin sa ginagawa natin ito, ito. Ano bang ginagawa natin ito? Diba tawag natin dito ganap? Amen? Diba? Actually, dito ko nga lang yan sa simbahan ng Apostolic Catholic Church narinig. Nung ako'y bagong basbas, ang tawag sa pag-rosaryo, ang tawag sa pagsisimba, ang tawag sa basbasan, lahat yan ganap. Amen? Diba lahat yan ganap? Gumaganap. O kaya nagbabanal. Diba? Gumaganap tayo, nag-aapostolado and all. Kaganapan yun eh. Amen? Yun ay kaganapan. And then, as we all know, pag tayo ay nasa kaganapan, it also means we are fulfilling something. Amen? Kasi akala nga natin eh, ang word na kaganapan, akala natin ang word na kaganapan is an event. It is not. When you translate the word kaganapan in English, it means fulfillment. Kaya nga sinasabi natin, kapag ikaw ay gumaganap, kapag ikaw ay nasa kaganapan, you are fulfilling something. Ayon at sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? And in relation to the fulfillment of the prophecy of the prophet Simeon, dapat dasal din natin to sa Diyos. Dapat ang bawat isa sa atin, dasal din natin ito sa ingkong. Na ang bawat isa sa atin ay matagpuan ng lubusan, ng sapat, ng nararapat, ng tama, ang fulfillment ng ating kaganapan. And this I will tell you, mga magulang ko, kapatid. The fulfillment of your life will not base on the worldly matters that you have. Kung babalikan ko yung binabanggit ko kanina, na pwede ka nang mamatay kasi napuntahan mo na tong lugar na ito. Kung pwede ka nang mamatay, pwede na tayong mamatay kasi meron ka nang malaking bahay, kasi meron ka nang 10 milyon, meron ka nang 100 million. That is not the fulfillment of your life. Mga kapatid, the only fulfillment of your life is to witness the real grace of the Lord before we die. Ang tamang kaganapan at fulfillment ng prophecy ng ating buhay ay ating makita at maramdaman ang totoong biyaya ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. And you will only receive that, you will only encounter that, you will only, mga kapatid, you will only have that if you continue to serve mahal na ingkong. And, as I end this homily, mga kapatid, ito yung tatandaan natin. Si Simeon, hindi natupad ang kanyang propesiya sa kung saan man. Hindi siya pinuntahan ng Diyos sa bahay niya. Amen? Hindi siya pinuntahan ng Diyos habang pumupunta siya sa kung saan-saan. Amen? Hindi siya pinuntahan ng Diyos upang matupad ang propesiya sa kung saan-saan man. Natupad ang propesiyang kanyang hinahantay. Natupad yung matagal na niyang hinahantay sa loob ng templo, sa loob ng simbahan.
At ganun din tayong lahat. Hindi sa kung saan man, bagkos sa loob ng simbahan. Kaya mga kapatid, if you are out, do not expect that you will have your fulfillment there. Amen? Sa totoong buhay, mahirap mahanap ang totoong kaganapan sa labas ng simbahan. Amen? Because the only fulfillment that you can have is not outside the church, but inside His church. Sa loob ng simbahan ng mahal na ingkong. And time will come. Time will come na habang nasa loob ka ng simbahan, sasabihin mo rin sa Diyos, mahal na ingkong, pwede na. I have served you all my life and I think I am ready to face you now sa biyaya at grasya ng Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya kung titingnan mo yung katabi mo ngayon, mukha ba yan ng ready na? Hindi pa. Sabi nila, hindi pa po. Okay, but time will come for all of us. Mga kapatid, Señor Noemi is the fulfillment of divine prophecies. At nawa sa ating pagdiriwang ng Pasko sa Oktubre ay ating makita ano nga ba dapat itong kinakailangan nating mapunuan sa ating buhay alang-alang sa ating paglingkod sa banal na simbahan ng Diyos. Mga kapatid, isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong awitin ang ating pananampalataya. Oh,
kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at tumuklo sa kanan ng Ama. May kapal. Narinito siya muli na may dakilang kapangyarihan. Patuloy nating walang kapagurang paglilingkuran sa isa't isa, sama-sama nating hilingin sa amang bukal ng awa na sa ating lahat ay panatilihin ang kasiyang loob na bigay niya. Naway palakasin niya panglalong ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na lingkong, ang Diyos, Espiritu Santo at sa kanyang Apostolic Catholic Church upang tayo munlad at lalong maging biyaya para sa iba. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Mahikayat nawa ng ating wagas sa pagkakaisa ang mga nanghihina sa iyong simbahan, bunga ng mga maling kasama sa kaganapan. Ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at mapagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran saan mang dako at loobing maging mga buhay na saksi sa pagtupad sa kanilang banal na kaganapan para sa lalo katatagumpay ng misyon ng mahal na lingkong sa kanyang simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaisa ng kanyang ikalawang Pangulo Sara Duterte. Pagkalooban niyo sana sila ng mabuting kalusugan lagi, ingatan at patnubayan sa tuwi-tuwi na, sampu ng kanilang pamunuan at mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masulingan at mapagpapahingahan, silang mga naglalakbay kasama ng ating mga kapatid na sa ating online mass ay araw-araw na dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay,
pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos ng bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na mayapa na at sa amin ay nauna ng lumisan sa daigdig na ito. Nawayakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit. At mapasakapilin kay Kristo na sa amin inangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga personal at pansariling mga kahilingan, idulog natin ito sa ating Panginoon sa ating pansumandaling katahimikan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kaming magagawang anuman kung wala ka. Sa iyo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana yung dinggin sa aming mga panalangin at panatilihin kami sa iyong walang kaparis na pagsinta. Ipagkalob niyo sana sa amin ang walang patid na pamumunga para sa kapakanan at kapakinabangan ng iba. Sa ngalan ni Kristo at kaisa ni Maria na aming ina, at sa tulong na rin ni San Florentino at Santa Maria Virginia, papuri ngayon ni ina ay aming winiwika. Aba, Ginoong Maria, nakukuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Magsiyo po na po ang lahat para sa pag-aalay. Thank you.
ikaw, Panginoong Diyos, ng lahat ng kinapalas sapagkat sa iyong kabutihan tinanggap namin ang pinapay ni alay sa iyo na galing sa lupa at bunga ng aming paggawa upang maging pinapay na magdudulot sa amin ang buhay na walang hanggan. Tumihin at pagdangal ang Diyos ngayon at magpakailanman. Ikaw, Panginoong Diyos, ng lahat ng pinapalas sa pagkatsiyong kabutihan, tinanggap namin ang alak ni alay sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpaguro ng tao upang maging inumin ang aming kaluluwa. Huwi at pagdangal ang Diyos na iyon at magpakailanman. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin niya at karangalan sa ating kagagaling at tambuhan niyang simbahang banal. Magiliw mong tanggapin at kalugdan, O Panginoon, ang aming handog na sa iyong damban ay aming niluluhog. Ngayong aming pinaghahandaan ang dakilang pagsilang ng aming Noemi na siyang pag-asa at kaligtasan ng tanan. Naway magdulot ito sa amin ng kasiglahan at biyayang pang magpakailanman. Alang-alang sa Kanya na aming Mesiyas, Hari at Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa Diyos ang mga puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, na ang pag-ibig sa tanan ay nag-uumapaw at walang hanggan. Ngayong aming nasaksihan ang katuparan ng iyong mga salita at kalooban na iyong pinahatid sa mga propeta mong banal, ang pagdating ng Haring Tutubo sa sangkalupaan, ang prinsipe ng kapayapaan at galak ng mga nahihirapan at nalulumbay. Sa sinapupunan ng aming Reyna at Birheng Mahal sa pagkakasya ng Espiritong Banal, ay ipinunlamo ang binihing pag-asa at liwanag ng salipotang nasa kadiliman. Narito at aming buong sayang inaasa mga araw ng kanyang kapanganakan at maging saksi at sangkot sa kanyang gawa at pag-iral. Kaya kasama ng makapal, ng mga anghel at mga banal sa kalangitan, aming ipinagbubunyi ang iyong walang hanggang kaluwalhatian. Sana, sana, sana.
Nagsilod na po ang lahat. Ikaw nga may tunay na banal at karapat-dapat purihin ang Tanang Kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng anak mong Jesu Kristo ang Panginoon namin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng mahal na Inkong, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil na pagtawag mo sa iyong bayan upang sa bumaghapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ng isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Ama, na basbasan mo ang mga kaloob na ito na sa pamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak ng Jesu Kristo ang Panginoon namin na siya nag-utos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Nung gabing pinagkalulusya, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati niya iyon. At iniabot sa kanyang mga lagad na ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinagay iyon sa kanyang mga lagad na ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Jesucristo, ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Mabilang pagunita sa nakaliligtas ng kamatayan ng iyong anak, sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay pagkakayat sa langit, samantalang iniintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik, inialay namin sa iyo sa pasasalamat na ito, ang sakripisyong buhay at banal. Tungayin mo sana mga apostolik at katolik ang simbahan at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagala mo kami makikinaban ng katawan dugo ng iyong anak ay mapuspos ng Espiritu Santo ng mahal na Inkong at makaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana gawin niyang handog sa habang panahon upang mahabagin na ng pamana ng mga hinirang kasama ni Santa Maria ang Birheng Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng mga apostol, mga martir at ng lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo ng mga tatak ng bawat isa sa amin niyong hinirang yayamang na nalakiming lagi sa kanilang mga panalangin at tulong. Hinihiling namin, Panginoon, na handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalatay pag-ibig ay si Banak Dalakbay sa lupa, lalong-lalo si Bang Titag ng Mahal na Inkong, ang Apostolic Catholic Church na kaisa at hindi hiwalay sa iisa. Banal, apostolika at katolikang sibang tiyatag ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalaim at gabayan ayo abang lingkod ang aming patriarka ni Juan Almario, ang aming senior archbishop at chancellor ni Juan Norman, at ang lahat ng aming mga arsobispo, mga ubispo, katuwang na ubispo kaparian, diakono, diakonesa, madre at ubisyada, at ang lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon at order, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of St. Maria Virginia. At higit sa lahat, isinasamo namin na kami patuloy na ipamagitan at ipanalangin na iyong mga banal na lingkod, ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina na si Santa Maria Virginia kasama na
ang aming ginagalang at pinakamamahal na unang patriarka na si San Juan Florentino ngayon at sa daling pa mga panahon. Isinasamo rin naming pagpalain at gabayan ang iyong malaki tapat na mga patriarka sa buong mundo, kasama ang mancomunical na patriarka na Constantinopla, ang patriarka ng Roma, ang mga patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Gresyong Pilipinas na si Juan Almario, kasama rin mga tunay kahit maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal at may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling ng angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, higit lalo ang mga abalang lingkod sa misang ito. Kukupin mo na buong awa lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay saan man sila naroon. Ang aming mga kapatid na yumao at ang lahat ng mga namatay sa iyong grasya, higit lalo ang mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord Have Mercy, Cheerful Giver at St. John Florentine Apostolates, at ang lahat ng mga nakatala na rito, na sa lahat ng misa ay panghabang panahon naming pinapanalangin, ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nanahal kami magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian, at kami marilos ng lingkod, hindi man karapat-dapat ay nagtitiwala sa iyo. Loobin mo kami makasama ng iyong mga banal at pinagpalang mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo at San Andres, sina San Santiago, Juan Tomas, Santiago II, Felipe Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina San Lino, Cleto Clemente, Sixto Lorenzo, Esteban Matias, Crisostomo, Basilio, Cirilo at Juan Florentino. Kasama rin na sina Santa Maria ng Birhen ng Teotokos, ang Ina ng Diyos. Ganon din na sina Santa Felicidad, Perpetua Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Maria Virginia at lahat ng mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, nakadala sa isa lahat, kundi pakundangan sa iyo pagpupuno sa aming kukulangan at pagpapatawad sa aming kalabisan. Alang-alang Jesu Kristo ang aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng mga biyaya. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo ng mahal na Inkong, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ng mabathalang aral, ay sama-sama nating awitin ang Ama namin. Thank you.
namin kami, Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ay kalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Hesukristo. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang pinagkakalob ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na inkong, nabubuhay ka tagahari, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, magbatian at magbigayan tayo ng tunay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga magulang ko at mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang Panginoong Hesukristo. Ito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Mapapalad tayong matiyatawag na makibahagi sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Atin na pong dasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad tayo pong lahat. Ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisihan ng buo kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo. Sa aking kapwa at sa aking sarili, nagsisisi ako dahil sa laging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon. Diyos na napakabuti at mawain at karapat dapat na mahalin
At pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayong ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. O Diyos, Ama ng Awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, pinag-isa mo mundo sa kanya at sinubo mo ang Diyos Espiritu Santo, ang mahal na hingkong sa aming lahat, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan. Nawa, Panginoon, patawarin at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang konsagradong katuwang na obispo ng Apostolic Catholic Church ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin komunyo espiritual. O Jesus na aming Panginoon, nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon mula sa piging ng iyong pinabanal, sa dambana ng iyong minarapat. Kami at ng aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't pinika mong ikaw ay naparito upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiyang. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo'y pabalungin sa aming kaluluwa gamit itong aming komunyong espiritual na ang sagayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot. Sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa namin nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punan mo kami sa aming mga pagkukulang. Turuan mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging na pinarapat mo paring lingkod, bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Para sa ating mga kapatid na nakikiisa at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang mula sa kanilang mga tahanan, ospital, trabaho at sa kung saan man sila naroon, narito inyong tanggapin ang inyong komunyong espiritual. Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you.
Thank you.
Gloria,
saya, ang langit at lupa ay magdiriwa. Sigur mo'y isisila, diba Senyor mo'y panalangin for the Thanksgiving, good health and personal intentions of Apo Irene, Apo Basilio de Thessalonica, Galigawli and family of Valenzuela City, Apo Rosana, Tomas, Helen and Apo Osmundo de Shen of Valenzuela City, Apo Evangelina, Apo Benito of Pasig City, Apo Vina and Apo Menandro of Batangas City, Apo Zosimo and Apo Sophie of Lapu-Lapu, Cebu, Senior Archbishop Juan Norman and Lotok Family, Michael Angel Lobrin and Family, Emma Wong, Apo Emmanuel of Hong Kong, Apo Cesar, Apo Adora and Family of Quezon City, Desi La Chica, City of Charlotte International, Apo Rizalina, Apo Lino, Sablat Tolentino and Family of USA, Fidelio Beatriz, Katunggal, Buenos Aires and Apo Wilfreda, Apo Impidio, Shiki, Kayabiyab, De Vera, Padre Abelardo, Apo Cornelia, Apo Rahab, Antonio Balzon, Apo Adelina, Apo Lucia, Tenorio and Family of Canada, Apo Blanca de Malabar and Mangalang Family of Manila, Apo Cesario and Apo Delberta de Avila of Dubai, Apo Maria Celsa de Alexandria, Mary Grace Godoy and Family of Pasig. For the business success of Mike's Realty and Builders, Chongkai Group of Companies, Tuchara Plastic Plus Incorporation,
BCH Specialty Contractor and MPA Accounting Services, BD&D Wag Junk Shop and Tracking Services, Amilan Enterprise, Charlex International, Prime Developer. Also for the enlightenment of Richard Cumon, Brendalyn Perez, Glorina Martinez, Luke Gabriel. For the speedy recovery of Lucia Buenaseda, Mamerta Castro, Rhea Arlene Tenorio, Zal Vittorio, Engineer Rory S. Perez, Elvira Bauzon. Ganun din Ali Panalangin, ni Pasensya Bagang Guevara, Charles Uy, Arturo Maria Lourdes Baldomero Magdalena Elena, Diosdado Maloni Eduardo Jose Juan, Rodolfo Felicissima Shirley Melendrina, Silvino Jr., Petra Celso Virginia Manuel, George, Esperanza Lilia Felicissimo, Maria Ibiza Leonardo Jr., Teddy, Cecilia Nora Genaro Raimundo, Rodolfo Ricardo Rosemary, Jonathan Kian Infante, and Mila. Ganun din ang misang ito ay handog panalangin para sa pasasalamat ni Apo Julieta de Alexandria, Christine Grospe, alay panalangin ni Twin Angels ng Twin Angels Synergy, Harm Enterprises and Family, Deacon Mario OMHS, Apo Zosima de Alexandria. Alay panalangin pa rin ni Apo Catalina, Winnie Rose Rosales and Family, at mga panalangin ni Cedric Manzano, Barcena Family, sa mga intensyon ni Apo Raymundo de Padua, Datok Amahan Family, sa mga panalangin ng Sadia Family, at ng Noria Family, ni Apo Luisito de Alexandria, Apo Leonisa de Alexandria, for the birthday of Angelita Jackie, alay panalangin ni Mother Maria Bernadette OMHS, ni Sammy Nemerio and Family, Apo Blanca de Malabar and Mangawang Family, Third Order Vivian and Family, Apo Benjamin de Alexandria, Apo Mercedes de Antioquia, Sarmiento Family, Michael Angeles, Netcon Genaro, Adicon Genaro, alay panalangin ni Rosel and Rodel, Bong and Domingo, alay ni Jaconessa Elizabeth de Galacia, sa mga panalangin ni June and Josefina Laride and Family, alay ni Mercy Ware and Family, sa mga panalangin pa rin ni Apo Menandra de Avila, at sa mga intensyon ni S. de Maria Ruth, Osin Sao, and Jinke and Jezabel, and Ann Laride. Ang lahat ay lulungod para sa ating pasasalamat. Kaluluwa ni Kristo, katawan ni Kristo, dugo ni Kristo, tubig buhat sa tagaliran ni Kristo, pagdurusa ni Kristo, o mabuting Jesus, sa loob na iyong mga sugat, huwag mong ipahintulot sa masamang kaaway at akitin mo kami sa iyo upang kasama ng iyong mga banal ay pagbunyi ka namin magpasa walang hanggan. Amen. Lawalhati sa Diyos sa maanak at ang Espiritu Santo, kapareso ng una ngayon magpakiman, magpaso walang hanggan. Lawalhati sa Diyos sa maanak at ang Espiritu Santo, kaparas sa unang una, ngayon magpakiman, magpaso walang hanggan. Tayong lahat, lawalhati sa Diyos sa maanak at ang Espiritu Santo, kapara ng sa unang una, ngayon magpakilanman, magpaso walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at tayo darako po sa pagkakaloob ng mga medalya para po sa ating mga confraternity members. At ito rin po ay pasusundan ng pagbibendisyon ng ilan po sa ating mga imahe ng mahal na Señor Noemi. Ave Maria Purissima. Muli po mga kapatid, atin pong matutunghayan ang pagpasok ng mga medalya alay sa selebrasyon na alay sa ating pagdiriwang ang Señor Noemi. Masaya ang langit na grupa ay mag-iba. Señor Noemi, isisila, viva Señor Noemi. Pangungunahan nito mula sa bansa ng USA, Our Lady of Hope, sa pangunguna ni Mother Bernadette, Archbishop Garaldo OMHS, Sister Maria Marta, Vicar Maria Debra, Third Order
Order, Helen, OMHS. Third Order, Juliet, OMHS. Apo, Josefa. Mula naman po sa Region 8, Immaculada, Apo Maria, Laura de Padua. Mula naman po sa Region 14, Estrella, Apo Raimundo de Padua. Pias de Maria, Jinky Laride. Pias de Maria, Jeshane Laride. Pias de Maria, Jessica. Ating palakpakan ng ating mga konfradiya mula sa bansa ng USA, Region 8 Immaculada at Region 14 Estrella. Pasko na, Pasko na, alin at magsaya, ang langit at lupa ay mag-iwa. Muli, salamat po sa lahat ng mga nakikisa at nakibahagi sa ating banal na pagdiriwang. Lalo tigit po sa lahat ng mga confraternity members. At tayo po ay patuloy na tayong lahat inaanyayahan na maging kabahagi ng confraternity ng ating mahal na Senyor Noemi. At tuloy-tuloy pa rin po ang gabi-gabing pagbabasbas sa lahat ng mga imahe ng Batang Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Tatayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Manalangin tayo. Halinaw, Panginoong Jesus, at kamitang lawan, matapos naming matanggap ang pagkaing maghahanda sa amin sa iyong kapanganakan. Itulot mong kami maging mga mabubungang sangang daluyan ng iyong pagpapala sa iba bilang aming handog sa iyong pagsilang. Sa ngalan mo, aming Noemi na tunay na magahari, kasama ang mahalaing kong, ang Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo tayong lahat taglay ang kapayapaan at pag-ibig na kaloob ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos! Ay nagsipag
ang pelatoyot ng langit. Tayo ay magmamahalan, ating sundinan nitong araw. At sa buwan ngayon, lumipas mo'y magbigaya. Muli isang banal at pinagpalang gabi sa ating lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Viva Señor Noemi! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Muli, magandang gabi. Thank you.